Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Tulad ng mga aswang at iba pa, may bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko, at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Sa isang madilim na kagubatan, isang dating pasaway na engkanto, ang kilala bilang Maliksi, ay biglang bumalik, matapos ang mahabang pag-aalis. Ang kanyang pagbalik, ay nagdudulot ng agam-agam, sa buong kaharian ng mga engkanto. Nag-umpisa ang kwento, sa isang gabi ng malakas na bagyo. Ang mga puno, ay tila nag-uusap sa kakaibang wika, habang nagre-reklamo sa malupit na hangin. Sa gitna ng kagubatan, naglakad si Maliksi, ang kanyang mga mata, ay nagliliyab, ng di pangkaraniwang ningning. Kilala si Maliksi sa kaharian ng engkanto, dahil sa kanyang masalimuot na nakaraan. Noon, siya ang nanguna sa mga mapanakit, na engkanto, at ang kanyang pag-aaway, ay nagdulot ng takot sa lahat. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala, nang walang anuman, iniwan ang kanyang kapangyarihan, at misteryosong pagkawala. Sa kanyang pagbabalik, may kakaibang aura si Maliksi. Ang dating mapanakit na engkanto, ay tila nag-iba na, at may kahinaan na masasalamin, sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ng iba, kung bakit siya bumalik, at kung ano ang layunin, ng kanyang pagbabalik. Sa harap ng kanyang mga dating kasama, naglunsad si Maliksi, nang maikling pahayag, ako'y nagbalik upang baguhin ang aking nakaraan, at magsilbing halimbawa ng pagbabago, sa ating kaharian. Matapos ang maikling pahayag ni Maliksi, nagsimula ang kanyang paglalakbay, sa iba't ibang bahagi ng engkantadong kaharian. Kasama ang kanyang mapaghinalang kapatid, na si Alitaptap, na masungit, ngunit tapat na sumusuporta sa kanya, dumaan sila sa masukal na kagubatan, at nagtataglay ng bagong misyon. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan ni Maliksi, ang mga lugar na kanyang minsang pinamumuguran, ng pang-aapi at gulo. Doon, ipinamalas niya, ang kanyang bagong disposisyon, nagtatangkang buuin, ang mga dating nasirang pagkakaibigan, at nagtataglay ng mga ngiti, na kahit ang mga halaman, ay tila, nahihirapan ngunit, masaya sa pagbati. Ngunit hindi lahat ay masigla, sa kanyang pagbabago. May mga engkanto, na hindi makapaniwala sa pagbabago ni Maliksi, at nagtataglay pa rin ng takot, at pangangamba sa kanyang presensya. Ang ilan naman, ay nagdududa sa kanyang tunay na layunin, at ang mga pintig ng gulo, ay unti-unting bumabalot sa kanyang paglalakbay. Habang si Maliksi at si Alitaptap, ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang matandang engkanto, na kilala sa buong kaharian, dahil sa kanyang kaalaman sa mga lihim ng nakaraan. Si Lakanlawin, ang mapagmatsyag na engkanto, ay lumapit kay Maliksi, at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Maliksi, ang iyong pagbabalik, ay nagdadala ng lihim, na dapat mong malaman, bungad ni Lakanlawin. Inintriga, tumingin si Maliksi kay Alitaptap, at pumayag na makinig kay Lakanlawin. Dito, inumpisahan ni Lakanlawin, ang pagkwento ng mga pangyayari, na nag-udyok sa pag-alis ni Maliksi, noong mga nagdaang taon. Natuklasan ni Maliksi, na siya ay naglakbay sa mga malalayong puok, kung saan, nagdagpo siya sa isang sinaunang engkanto, na nagbigay sa kanya ng espesyal na kapangyarihan. Nakamit mo ang kapangyarihang iyon, nang hindi mo alam ang tunay na epekto nito sa iyong kalooban, sabi ni Lakanlawin. Dahil sa kapangyarihang iyon, unti-unti nawala ang kanyang pagiging mapanakit, ngunit mayroon ding isang kondisyon, ang kapangyarihan ay may kakambal na sumpa. Ang kanyang pag-alis noong mga nagdaang taon, ay hindi lamang isang pagtatangkang iwasan, ang responsibilidad kundi ang paghahanap ng paraan, upang mabawi ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan.
Sa paglalakbay ni Maliksi, nadama niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang baliklikhang balikat. Kasabay nito, ang pagnanasa niyang magsilbing halimbawa ng pagbabago sa buong kaharian ay nagiging mas matindi. Naisip niya, ang mga taong sumusuporta sa kanya at ang mga nag-aalab na mga mata ng mga engkanto na nag-aasam ng tunay na pagbabago habang naglalakbay sila ni Alitaptap, natuklasan ni Maliksi ang isang misteryosong lugar na tinatawag na Silong ng Kapanahunan. Ayon sa mga alamat, naruroon ang mga lihim ng nakaraan at hinaharap. Determinadong pumasok si Maliksi sa lugar na iyon at sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga propesya at sagot sa kanyang mga tanong. Sa pag-aaral ng aklat, nalaman ni Maliksi ang tunay na bisa ng kanyang kapangyarihan at ang tamang daan patungo sa kanyang hangarin. Ang kanyang pagbabago ay nagmumula sa puso at ang pagiging totoo sa sarili ang magiging susi sa pagbuo ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Kasabay ng kanyang pag-unlad, dumarami rin ang mga sumusuporta kay Maliksi. Ang mga engkanto na unay nagdududa, unti-unti ay napahikayat sa kanyang hangarin ng tunay na pagbabago. Si Alitaptap, na siyang tagapagtanggol ni Maliksi, ay patuloy na nagbibigay ng lakas at suporta. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, may mga puwersang nais pigilan si Maliksi. Ang kanyang dating kasamahan, na mas gustong manatili sa kaharian ng dilim, ay bumabalik upang subukang sirain ang kanyang misyon. Si Balakid ay lumitaw, ang kanyang mga mata ay sumisiklab ng galit. Maliksi, hinahadlangan mo ang aming landas tungo sa kapangyarihan. Hindi kita papayagang baguhin ang aming mundong itim, sigaw ni Balakid. Si Maliksi, na puno ng determinasyon, ay naglakas loob na harapin ang dating kasamahan. Isang mahigpit na paglalaban ang naganap at sa bawat pagtagpo ng kanilang mga kapangyarihan, tila ba ang kaharian ng engkanto ay napapagod sa kanilang laban. Ngunit sa gitna ng paglalaban, nagkaroon si Maliksi ng malalim na pangunawa sa nararamdaman ni Balaki. Naunawaan niya ang takot na umiiral sa puso nito, at sa halip na sagupain ito ng galit, pinili niyang ipadama ang kanyang bagong puso ng pag-asa at pagbabago. Balakid, hindi ko layuning sirain ang aming mundo. Ang hangarin ko ay itama ang mga kamalian ko at maging inspirasyon para sa iba na magbago, paliwanag ni Maliksi, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag ng pag-asa. Sa mga salitang iyon, nararamdaman ni Balakid ang pagbabago sa hangin. Hindi na siya sumalungat ng ganap, at sa halip, tila ba, nagtaglay ng kapayapaan ang kanyang puso. Pagkatapos ng matagalang pag-uusap, nagpa siya si Balakid na sumama kay Maliksi sa kanyang paglalakbay tungo sa pagbabago. Ang kaharian ng engkanto ay nahadyop ng liwanag at ang pag-asa ay bumabalot sa kanilang lahat. Sa pagtatapos ng laban ni Maliksi at Balakid, nagkaroon ng bagong pag-asa at kapayapaan sa kaharian ng engkanto. Ang balita ng pagbabago ni Maliksi ay kumalat at ang mga engkanto ay nag-umpisa ng magkaisa sa layuning mapabuti ang kanilang komunidad. Sa harap ng mga tagumpay, hindi nawala sa isip ni Maliksi ang kanyang misyon. Dahil dito, nagpa siya siyang bumalik sa Silong ng Kapanahunan upang patuloy na mag-aral at makakuha ng mas maraming kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng pagbabago. Kasama si Alitaptap, naglakbay si Maliksi patungo sa masalimuot na lugar. Doon, natagpuan nila si Lakanlawin na naghihintay upang magbigay ng gabay. Tinuro ni Lakanlawin kay Maliksi ang mga antas ng kanyang kapangyarihan at ang mga bagong kaalaman na magbubukas ng pinto patungo sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Sa paglipas ng panahon, nagtagumpay si Maliksi sa pag-unlad ng kanyang kapangyarihan
at pagpapahusay ng kanyang mga kakayahan. Kasabay nito, naging inspirasyon siya sa mga kababayan na patuloy na naghahanap ng pag-asa at pagbabago. Ang kaharian ng Engkanto ay nagbago ng anyo at si Maliksi ay naging halimbawa ng pag-asa at pagbabago. Ang dating pasaway na Engkanto ay nagdala ng liwanag sa kanyang kaharian at ang mga Engkanto ay naging mas magkakaisa sa pangarap na itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa buong engkantadong kaharian. Isang malaking pagdiriwang ang ipinagdaraos sa kaharian ng Engkanto para sa tagumpay ni Maliksi at ang pagbabago na kanyang dinala sa kanilang komunidad. Ang mga puno sa kagubatan ay nagbigay ng masiglang mga kulay at ang malambot na hangin ay nagdala ng halakhak at kantang puno ng kasiyahan. Sa mismong araw ng pagdiriwang, nagtipon ang mga Engkanto mula sa iba't ibang dako ng kaharian. May mga paligsahan at sayaw, at ang mga palasyo ng mga Engkanto ay puno ng mga pagkain at mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan. Si Maliksi, kasama si Alitaptap, ay kinikilala bilang bayani ng kaharian. Ang kanyang pangalan ay naging sagisag ng pag-asa at pagbabago. Hindi lang siya naging inspirasyon sa kanyang mga kababayan, kundi pati na rin sa iba't ibang kaharian ng Engkanto sa malawakang engkantadong mundo. Sa harap ng kanyang kaharian, inialay ni Maliksi ang tagumpay sa mga Engkanto na sumusuporta sa kanya. Ang ating pagdiriwang ay hindi lang ukol sa aking tagumpay, kundi pati na rin sa ating lahat na nagtutulungan para sa isang mas makatarungan at mapayapang kaharian, aniya ng may pagpapakumbaba. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang lahat sa gitna ng kagubatan upang magkaroon ng malawakang sayawan at pagdiriwang. Ang lihim na kaharian ng mga Engkanto ay nagbiyab sa mga ilaw ng kasiyahan at ang dating pasaway na Engkanto ay nagtagumpay na maging simbolo ng pag-asa at pagbabago para sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti na ring bumalik ang kaharian sa normal na ritmo, ngunit ngayon ay mas masigla at mas bukas sa pagbabago. Ang dating pasaway na Engkanto na si Maliksi ay itinuring na bayani ng kaharian at ang kanyang pangalan ay naging sagisag ng liwanag at pag-asa. Sa mga susunod na yugto ng kanilang paglalakbay, alam ni Maliksi na may mga hamon pa rin kanilang haharapin. Ngunit sa kanyang bagong pagtingin sa buhay at ang taglay na pag-asa, handa siyang harapin ang anuman na magiging sagabal sa kanilang landas. Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumakas ang impluwensya ni Maliksi sa buong kaharian ng mga Engkanto. Ang kanyang pagbabago at paglalakbay tungo sa pag-asa ay nagdulot ng inspirasyon at pag-unlad sa kanyang mga kapwa Engkanto. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tagumpay, nararamdaman ni Maliksi ang pangangailangan na balikan ang lugar kung saan siya unang nagtagpo sa mapanakit na kapangyarihan. Isang lugar na nagbigay daan sa kanyang pagbabago. Sa pagdaan sa kagubatan, iniwan niya ang mensahe ng pasasalamat sa kanyang mga kasamahan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa puso natin at sa pagkakaisa natin, nakakamit natin ang tunay na tagumpay, ang kanyang huling sinabi bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kasama si Alitaptap, dumating sila sa lugar kung saan siya unang napagtagumpayan ang kanyang mga takot. Dito, nag-alaala si Maliksi sa mga araw ng kanyang paghihirap at paglalakbay tungo sa kanyang pagbabago. Bago umalis, inalay ni Maliksi ang isang makulay na bulaklak sa tabi ng malaking puno, isang simbolo ng bagong simula at pag-asa. Ang paglalakbay ay walang katapusan at ako'y umaasa na ang kaharian ay magpapatuloy sa landas ng pag-unlad ang kanyang naiwang mensahe. Sa pag-alis ni Maliksi at Alitaptap, ang hangin ay tila nagdala ng mabuting balita. Sa kaharian, ang pagbabago ay patuloy na bumabalikat
at ang mga engkanto ay nagtutulungan para sa ikakabuti ng lahat. Sa paglalakbay ni Malitsi, hindi inaasahan ang kaharian ng mga engkanto ang isang di inaasahang pangyayari. Isang gabi, habang ang buwan ay tahimik na naglalaro sa kalangitan, biglang bumalik si Malitsi, ngunit may kasamang misteryosong bagay na nagbibigay lihim sa kanyang pagbabalik. Daladala ni Malitsi ang isang maliit na kahon na may kakaibang kintab. Hindi alam ng sinuman ang laman nito, ngunit nararamdaman ng lahat ang di pangkaraniwang enerhiya na umaagos mula rito. Ang buong kaharian ay naghihintay ng paliwanag mula kay Malitsi. Sa harap ng kaharian, binuksan ni Malitsi ang kahon at biglang umilo ng masigla ang kanyang mga mata. Ito ay alingaungaw ng pagsilang ng panibagong kapangyarihan, sabi niya na may niting puno ng kakaibang galak. Ang lihim ng kahon ay isang pinaghalong espesyal na kapangyarihan mula sa silong ng kapanahunan. Isa itong mapanuring lihim na naglalaman ng kasaysayan ng engkantadong kaharian at ang kapangyarihan ng pag-asa. Ang mga engkanto ay nabighani sa kakaibang pagkakapitan ng kapangyarihan at ang buong kaharian ay napuno ng diwa ng pagbabago at kahandaan sa bagong yugto. Si Malitsi, na ngayon ay tinatawag na liwanag ng kapanahunan, ay pinuno ng mga bagong kahulugan at kahulugang itinuro sa kanya sa silong. Siya ang naging gabay ng kaharian tungo sa pag-unlad at pag-asa. Ang kanyang pagbabalik ay naging simbolo ng paglalakbay na walang hanggan, at ang bawat engkanto ay nagsisilbing bahagi ng mas malaking pag-asa para sa hinaharap. Ang kaharian ng mga engkanto ay naglakbay sa pag-uugma ng liwanag at dilim. Si Malitsi, na tinatawag na liwanag ng kapanahunan, ay naging tagapagtanggol at gabay ng kaharian. Ang kanyang pagbabalik ay nagbigay daan sa masalimut na pagbabago sa buhay ng mga engkanto. Ngunit, sa kabila ng tagumpay, hindi nawawala ang mga anino ng dilim na patuloy na naglalakbay sa kanilang kaharian. Ang mga puwersang masalimuot ay nagtatangkang balikan ang kaharian, anihin ang mga pangarap, at ipaalam sa mga engkanto na ang dilim ay mayroon pang malalim na kaharian. Si Malitsi, na buong tapang na humaharap sa hamon, ay nagsanay ng mga espesyal na puwersa sa kanyang mga kasamahan upang maging handa sa anumang pagtatangkang masamang puwersa. Ang kanyang liderato ay nagdulot ng pagkakaisa at pagkakapit-bisig sa buong kaharian. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ng mga engkanto na hindi maaaring mawala ang dilim, ngunit, sa bawat pag-uugma, maaaring itaboy ang kadiliman. Si Malitsi at ang kanyang mga tagapagtanggol ay naging inspirasyon sa kanilang lahat na magsama-sama para sa kanilang kaharian. Isang gabi, sa gitna ng kagubatan, nagtampok ang isang di pangkaraniwang kaganapan. Lumitaw ang matandang engkanto na si Lakanlawin, ang tagapagturo ni Malitsi, at nagbigay ng babala tungkol sa isang matinding pagtatangkang darating. Ang kaharian ay nagbukas ng kanilang mga mata sa isang bagong yugto ng pakikipagsapalaran. Nagsimula ang laban ng liwanag at dilim sa kaharian ng mga engkanto. Si Malitsi, kasama ang kanyang mga tagapagtanggol, ay nakipagharap sa mga masamang puwersa na nagtatangkang sumikop sa kanilang kaharian. Sa paglipas ng mga gabi, dumarami ang mga patunay ng mga pang-aapi at pang-aalipusta mula sa mga puwersang masalimuot. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi nagpatinag si Malitsi at ang kanyang mga kasamahan. Ang lihim sa kanilang tagumpay ay ang pagkakaisa at ang liwanag ng kanilang mga puso. Si Alitaptap, na isinilang mula sa dilim, ngunit ngayon ay nagiging tanglaw ng kaharian, ay nagtagumpay sa pag-unlad ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga sikreto at sumpa ay naging sandata sa laban ng liwanag at dilim. Ang dilim na minsan ay kinakatakutan,
ngayon ay nagiging kasangkapan sa pagtatanggol ng kaharian. Sa mga labanang naganap, natutunan ng mga engkanto na ang pag-uugma ng liwanag at dilim ay nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa kapwa. Hindi lahat ng dilim ay masama at hindi lahat ng liwanag ay walang bahid ng kaharian. Ang pag-aaral ng mga engkanto ay nagbukas sa kanilang mga mata sa mas mabuting pakikipag-ugma at pangunawa sa isa't isa. Habang ang laban ay nagpapatuloy, napatunayan ni Maliksi at ng kanyang mga kasamahan na ang liwanag ay mas malakas kaysa dilim kapag nagkakaisa ang lahat. Ang mga engkanto ay naging sandigan sa isa't isa at ang kanilang kaharian ay nananatiling matatag sa harap ng anumang hamon. Sa pangunguna ni Maliksi at ng kanyang mga tagapagtanggol, dumating ang pinakamahalagang yugto ng laban ng liwanag at dilim sa kaharian ng mga engkanto. Ang mga masamang puwersa na nagtatangkang sakupin ang kaharian ay nagsanib puwersa para sa huling laban. Ang kagubatan ay nagiging saksi sa makapangyarihang pag-atake at pagtatanggol. Sa bawat puwersa ng dilim na itinatapon ni Maliksi, mas lalo itong nagiging liwanag. Ang kanyang mga kasamahan, kasama na si Alitaptap, ay naglalabas ng kanilang mga kapangyarihan upang protektahan ang kaharian. Sa gitna ng madilim na gabi, nagningning ang mga liwanag mula sa kanilang mga kapangyarihan. Ang kanyang mga tagapagtanggol ay nagbabantay ng mga pinto ng kaharian habang si Maliksi ay humaharap ng direkta sa lider ng mga masamang puwersa. Ang laban ay matindi, puno ng mga alingaungaw ng mga puwersang masalimuot. Ngunit sa huli, ang pag-uugma ng mga engkanto at ang tapang at tapat na layunin ni Maliksi ay nagtagumpay. Isang malakas na liwanag ang sumiklab, nagtaboy sa mga puwersang dilim at nagdulot ng kapayapaan sa kaharian. Ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa kanyang katahimikan, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang pag-atake ng dilim ay nagdala ng malalim na pag-unlad sa kanilang mga puso at isipan. Sa pagtatapos ng laban, nakita ni Maliksi ang pagkakaisa ng kanyang kaharian. Ang tagumpay ay hindi lang sa atin, kundi sa bawat isa sa ating kaharian. Sa pag-uugma ng liwanag at dilim, nakamtan natin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, sabi ni Maliksi, puno ng pasasalamat. Mula ngayon, ang kaharian ng mga engkanto ay nananatiling ligtas at napaligiran ng liwanag. Ang dating pasaway na engkanto na si Maliksi ay nagtagumpay sa pag-angat sa kanyang mga kababayan mula sa kadiliman patungo sa kanyang bagong yugto ng pagbabago at pag-asa. Matapos ang matindi at mapagtagumpay na laban, dumating ang panahon ng pagsasali ng kaharian mula sa pinsalang dulot ng dilim patungo sa kaharian ng liwanag. Si Maliksi, na ngayon kilala bilang liwanag ng kapanahunan, ay naging tanyag at kinikilala sa buong engkantadong kaharian. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng bagong kahulugan at inspirasyon ang buhay sa kaharian. Ang dating pasaway na engkanto ay nagtagumpay na mapabuti ang buhay ng kanyang mga kababayan. Ang kaharian ngayon ay nagsilbing ehemplo ng pagkakaisa, pag-asa, at pagbabago para sa iba't ibang kaharian sa engkantadong mundo. Bilang pagpapahalaga sa kanyang nagawang kabayanihan, iginawad kay Maliksi ang natatanging parangal na Ilaw ng Engkantadong Kapanahunan. Ang parangal na ito ay nagpapakita ng kanyang tagumpay sa pagtahak sa landas ng pagbabago at pag-unlad. Ngunit kahit sa tagumpay na ito, hindi natapos ang misyon ni Maliksi. Sa kanyang mga mata, laging may mga bagay na kailangang baguhin at itataguyod para sa ikakabuti ng kanyang kaharian. Ang paglalakbay ng pag-asa at pagbabago ay patuloy at ang kanyang mga tagapagtanggol ay nagiging inspirasyon sa iba pang mga kaharian.
Naging tahimik ang kaharian ng mga Engkanto matapos ang magiting na laban na pinamunuan ni Malitsi. Ang mga araw ng kapayapaan at kasaganaan ay dumating at ang kaharian ay umunlad sa ilalim ng pamumuno ng kanilang hinirang na lider. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nararamdaman ni Malitsi ang isang kakaibang kahulugan ng pagbibigay ng serbisyo sa kanyang kaharian. Ang pagiging liwanag ng kapanahunan ay nagdulot ng paglalakbay sa puso niya. Ang kaharian ay nagiging lugar ng pag-unlad, ngunit alam niyang may mas malalim pang paglalakbay na dapat niyang harapin. Sa isang gabi, habang si Malitsi ay nagmumuni-muni sa palasyo, dumating ang matandang Engkanto na si Lakanlawin. Malitsi, ang pag-unlad ay hindi lang sa labas ng kaharian, kundi maging sa loob ng iyong puso, aniya, sa gabay ni Lakanlawin, natutunan ni Malitsi na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sariling puso. Kasama ni Lakanlawin, naglakbay si Malitsi sa kanyang sariling puso at nahanap ang mga bahagi ng kanyang sarili na kanyang dapat baguhin at mapabuti. Sa paglipas ng panahon, ang kaharian ay nagbukas ng mga pinto sa mas mataas na uri ng kaalaman at kagubatan. Ang mga Engkanto ay nagsilbing tagapagturo sa isa't isa at ang pag-unlad ay naging mas bukas at makahulugan. Ang kaharian ng mga Engkanto ay napaligiran ng kapayapaan at liwanag matapos ang magiting na laban ni Malitsi at ang kanyang mga tagapagtanggol. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, nararamdaman ni Malitsi ang kanyang sariling paglalakbay na hindi pa tapos. Isang umaga, habang si Malitsi ay naglalakad sa gubat, napagtanto niya na may isang mas malalim pang layunin na kailangang tuparin. Sinundan niya ang tawag ng hangin hanggang sa dumating siya sa isang lihim na lugar sa loob ng kagubatan. Doon, natagpuan niya ang silong ng kapanahunan, isang misteryosong puok ng kaharian na puno ng mga kaalaman at kapangyarihan. Si Lakanlawin, ang matandang Engkanto, ay naghihintay na sagutin ang mga tanong ni Malitsi. Ang iyong paglalakbay ay hindi tapos, Malitsi. Ang silong ng kapanahunan ay nagbibigay daan sa mga sagot na iyong hinahanap, ani ni Lakanlawin. Sa ilalim ng kaharian ng mga puno at ilaw, natutunan ni Malitsi ang mga lihim ng engkantadong kaharian. Nakatuklas siya ng bagong uri ng kapangyarihan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong kaharian. Sa pagsasanay sa silong ng kapanahunan, nadiskubre ni Malitsi ang kahalagahan ng karunungan at kaalaman. Ang bawat araw ng kanyang pag-aaral ay nagdadala ng bagong kaalaman at kapangyarihan na kanyang nadarama sa loob ng kanyang puso. Bilang tagapagtaguyod ng kaharian, naglakbay si Malitsi patungo sa mga lugar na hindi pa niya naranasan. Sa bawat kagubatan at ilog na kanyang tinahak, natutunan niya ang mga lihim ng kalikasan at kung paano ito maglago at mabuhay. Ang yaman ng karunungan na kanyang natutunan ay naging sandata sa pagtuturo at pag-asa sa kanyang mga kababayan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang makabuluhang pagbabago ang dumating. Natuklasan ni Malitsi na ang tunay na yaman ay hindi material na bagay, kundi ang pag-unlad at paglago ng kanyang sariling puso at kaisipan. Ang kanyang pagbabago ay nagugma sa kanyang paglalakbay ng kaalaman. Sa kanyang pag-akyat ng bundok, nadatna ni Malitsi ang isang lihim na puok na puno ng mga antigo at mapanuring aklat. Doon, nagbukas ang mga pintuan ng diwa niya sa mas malalim na kaalaman at sagot sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Sa pagkakatutunan ni Malitsi, sa silong ng kapanahunan, nabatid niya ang kanyang sariling kakayahan na higit pa sa kanyang inaakala. Ang pag-unlad ng kanyang puso at isipan ay nagdala ng isang bagong uri ng kapangyarihan na nagdadala ng kapayapaan at kagalakan sa kaharian ng mga Engkanto. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nararamdaman ni Malitsi
ang daloy ng panibagong kapangyarihan na nagmumula sa kanyang loob. Ang kanyang mga mata ay kayang manggilates ang espiritual na kalagayan ng kaharian, at ang kanyang mga kamay ay may kakayahan na mabilis na magtagumpay ng mga pagsasanay at ritual. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang mga natatagong yaman ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang mga kamalian noon ay nagbukas ng pinto patungo sa pag-unlad at kaganapan. Ang dating pasaway na engkanto ay ngayon nagiging inspirasyon at tanglaw ng kanyang kaharian, at dito nagtatapos ang ating kwento. Ang dating pasaway na engkanto ay naging simbolo sa mga engkanto at naging isang tagapaglitis sa kaharian ng engkanto. Maraming salamat, at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.